ang lungsod ng Malabon. Maunlad. Sa pamumuno ni Mayor Tito Ureta ay malaki na ang pinagbago ng Malabon. Mula 2004 ay marami na siyang nagawang proyekto at naitulong sa mga mamamayan dito. Isa sa pinakaprioridad ni Mayor Tito Ureta ay ang maibsan ang matagal ng problema ng mga taga-Malabon, ang baha. Ang Malabon kasi, well, noon wala pa yung mga baha eh. Ngayon lang yung mga baha. Dati, napakaganda ang Malabon. May mga kalesa sa daan. Yung 1980s, sumama ang Malabon dahil sa baha. Subalit ngayon, nakakaahon na. Sa pamamagitan ng tulong na binibigay ni Mayor Tito Ureta, kahit papaano, lumilit ang baha. Pag na, umulan na lang, tanong na, sasakay ka ng taxi. Saan ka hatid? Malabon. Hindi kami pwede ron, lubuguro, sayang yung taxi namin. Wala naghahatid dito. Dati kasi, no, konting ulan lang, napakalalim na ng tubig baha sa mga kalsada, hindi lang sa kalsada, pati sa mga looban ng bahayan. Pero mula nga nung maupo sila, no, na halos 6 na taon pa lang, nabigyan ka ng panibagong buhay, no? Marami siyang nagawa ng ano, linis ng kanal sa mga sa ilog. Nagawa ng halang sa baha para hindi lumaki ng tubig sa ano, kalsada. By the end of this year, by next season ng mga typhoon at baha, baka wala na halos. In fact, yung buong Sierra Luna at saka Sierra Leone, wala na tayong baha. Pagka naalis natin yung bahang yan, marami na naman negosyante yung babalik dito. Kasabay sa pag-unlad ng Malabon, ay ang pag-unlad ng mga negosyante dito, maliit man o malaki. Yung spring cooking oil, dito na nakilala sa Malabon yan. In fact, dito sa industriya ng cooking oil, pagka tumawag sila sa amin, they call us Malabon. And they don't call us spring cooking oil. Nakita ko kung paano gumanda ang Malabon, kung paano umuunlad sa pamumuno ng ating alkalde ni Mayor Tito Ureta, napakalaking tulong ng local government sa amin. Hangad ni Mayor Tito Ureta ang matulungan ang bawat isa sa Malabon, kaya pinatayo niya ang bagong City Hall at iba pang mga infrastruktura para magbigay serbisyo sa taong bayan. Kasi mula sa punong natira ko rito, eh maliit pa dati ang City Hall dito, eh magbuhat ng hanggang sa napaayos, lumaki. Kaya nakasabi kong maganda. Hindi maganda nung una eh. Kasi lahat ng mga gumagana noon, puro mga mano-mano. Eh ngayon, may elevator na eh. Pumasok ako rito, eh ang mga empleyado namin, mga department head namin, hiwa-hiwalay ng opisina. So ang ginawa namin, dinisisyonan na namin na itayo ulit ang City Hall para magkasama-sama. Ngayon nga, concentrated na kami lahat dito. Kaya pag may kailangan ka, pati telepono, intercom, ang dali lang mga tawagan. Tsaka madadali, pati mga nangangailangan ng problema, magbabayad ng tax, nangangailangan ng tulong dito, isang lugar lang, pupuntaan lang, hindi palipat-lipat. Po ay nagawa ni Mayor Tito sa maiksing panahon. Madaming mayor na dumaan dito, hindi magawa itong bagong City Hall natin. Pangalawa, itong Ureta Sports Center, kung saan ginaganap ang mga events katulad ng Itbulaga, yung Inter-Barangay Basketball, Hatton versus Pacquiao, dyan po ginawa yan. Ang swimming pool katabi ng Ureta Sports Center, no? Yung swimming pool na yan, nagbibigay ng mga medalya sa ating mga swimmers dito sa Malabon. Kasama ni Mayor Tito Ureta sa pagtulong at pagbibigay serbisyo sa mamamayan ng Malabon ay si Councilor Lenlen Ureta. Proyekto naman para sa mga kabataan at edukasyon ang kanyang pinagtutunan ng pansin. Naniniwala ako sa mga kabataan. Naniniwala ako ang tanging pamana natin sa kabataan ay eksandata ng edukasyon. Akala ko noon, pangarap lang yun na makapag-aral ako dito ng libre. Hindi na ako kinakabahan gabi-gabi sa kakaisip na saan ba ako kuha ng pang-tution ko. Tingin na kakong may kaya, nakapag-aral ako sa iba't ibang bansa, grade school sa Amerika, nagkoleho ako sa Japan, at lahat na ibigay sa akin. At ang gusto ko naman ibalik to sa mamamayan ng Malabon.
Kaya gusto ko makatulong sa lahat. Nagpapasalamat po ako kay Mayor Tito Oreta at Konsehal Lelen Oreta dahil nabigyan kami ng pagkakataon na makatungtong sa koleyo sa kabila ng kahirapan sa buhay. Sa universidad natin sa CMU, yung sa scholarship nila, napakaraming natutulungan dito niya sa Santulan. And dahil sa tulong nilang dalawa, ni Mayor at ni Konsehal Lelen, matutupad nila yung pangarap nilang makatapos ng pag-aaral. From ages 15 to above, so pwede mga nanay, mga senior citizen, tinutulungan din po namin lahat. Proud na proud ako sa Oreta.com, isang computer school na nagbibigay libreng edukasyon para sa mamamayan ng Malabon. Ito ay nagawa sa aking sariling sikap at nakapagawa ng gusali para magbigyan edukasyon ang kabataan dito sa Malabon. Kasi gusto niyong makatulong sa mga constituent niya na hindi makapasok sa school, lalo na sa computer school kasi medyo mahal yung tuition fee. So ito, binigay niya ito as free sa lahat. Pati nga actually notebook, uniform, and IDs is free. Marami na ang nakinabang at nakapagtapos sa mga programang pang-edukasyon ni Councilor Lenlen Oreta. Marami nang nagawa, natulungan at nais matulungan pa silang Mayor Tito Oreta at Councilor Lenlen Oreta. Kaya't patuloy silang suportahan at ang kanilang mga programa. Mithin ko makita ang isang bayan na maunlad, mapayapa, makatarungan, higit sa lahat, isang masaganang pamayanan. Kayo ang aking inspirasyon, tayo ang pag-asa ng ating minamahal na Malabon. Handa sa kinabukasan, kasama sa kaunlaran. Malabon, love natin to. Malabon, love natin ito. Malabon, love natin ito!